Guys, magandang araw. Meron naman tayong tanggap na isang iPhone 11. So, ang sira nito, guys, sira niya LCD. So, ayan, yung bandang gilid, may team na lahat kasi nalaglag. So, papakita ko lang sa inyo kung paano palitan. I hope na makakatulong. So, tanggalin muna natin yung tornilyo nito, guys. Ingat lang kayo sa tornilyo, guys, kasi masyado mahaba yung tornilyo nito. Kasi kailangan yung gamitin yung tools na hindi bilog. Kasi kung bilog yung dulo, baka ma-lost thread siya. Pag na-lost thread siya, guys, yun, delikado yun. So, ayan na, nabuksan na natin, guys. Ayan. So, tatanggalin muna natin yung tornilyo nito sa ibabaw. Ayan. Limang tornilyo to dito. So, pag natanggal mo tong limang tornilyo, guys, ang unang tatanggalin mo dito yung sa camera ay sa LCD at saka yung sa camera sa takip ay sa speaker sa harap. So, bago mo ma-disable yung battery, kailangan tanggalin mo muna yung frame kasi may takip pa siyang nakalagay, guys. So, ayan. Ingat lang kayo, guys, sa ingat lang kayo sa mga tornilyo kasi masyado maliit. So, ang kagandahan lang nito, guys, sa iPhone 11, yung mga tornilyo, isang sukat lang. Dito sa ibabaw, isang sukat lang yan, guys. Kaya madaling, madaling yung matandaan. So, kung sino man yung may mga iPhone 11 dyan, guys, sundan nyo lang to. Mas madali. Ito, guys, ito yung battery sa ilalim. So, tanggalin na natin dalawa. Tapos, luwagan natin yung isang tornilyo tapos tutulak na lang natin. Ayan. Saka natin disable yung battery. Ayan, guys. Ganun lang. Tapos, lalagay natin ngayon, guys, yung bagong LCD. So, itatry natin siya. Try natin, guys, kung okay yung display tsaka okay ba yung touch niya kung normal. So, pag ganun, guys, pag normal na, asimbolin natin, bigyan na natin sa may-ari. So, yan. Antayin lang muna natin na magbukas, guys. Yan. Sariwan-sariwa, guys. So, tayo pa lang ang unang nakabukas. Ayan, okay na yung LCD. Kanina, guys, kalahati. Itim yung kalahati. Halos na kalahati niya maitim. Kasi nalaglag siya. So, test muna natin yung touchscreen kung okay. So far, okay naman yung function niya. Ayos. Hindi naman naglalag. So, tanggalin muna natin yung speaker nito, guys. Bali, ang tornilyo nito, tatlo lang. Pang-apat yung tornilyo na nasa frame ng camera, guys, na masyado maliit. Yan. Tapos, angat lang natin ng konti para ma... Yan, tanggalin muna natin maliit. Ito yung pinakamaliit dito, guys, yan. Pinakamaliit to. Yan. Ingat lang kayo, guys, kasi walang kaparehong tornilyo yan. Sobrang liit. Tapos, guys, pag nagtanggal kayo ng holder ng camera, dahan-dahanin nyo lang kasi manipis masyado to. Ang ginagawa ko dito, sinusungkit ko lang dahan-dahan para umangat siya. Kasi huwag nyo pwersahin, guys, dahil manipis yung camera nito. Yung flex nito kasi may mouthpiece din . So yung may mic siya, kaya dahan-dahan lang. Ako, yung ginagamit ko dito, yung tweezer. Tapos dahan-dahan ko lang siyang inaangat kasi may bakal siya pero hindi siya ganun katibay. Kaya dinadahan-dahan ko lang, baka maputol. So pinaka-importante ito, guys, kasi kung magpapalit ng LCD na hindi mo ito ibabalik,
magkakaroon ng shadow yung gilid ng camera. Baga pinakatakip lang siya para hindi papangit yung ano, yung tama nung camera niya. So, yun guys, babalik na natin yung tornilyo. Ito na yung bagong LCD guys na ilalagay natin. So, na-try na natin kanina. So, babalik na natin yung mga tornilyo. Kagandahan nito guys sa iPhone 11, hindi siya maraming, wala siya ganong tornilyo sa ibabaw, mga apat lang siya. Hindi katulad ng ibang iPhone guys na katakot-takot pag nagpalit ka ng LCD. Katakot-takot ang tornilyo kasi sobrang daming tornilyo pa iba-iba. So ito sa kanya guys, apat lang ang tornilyo. So hindi siya ganun ka trabaho. Mas madali siya palitan. Kaya kung may iPhone 11, pag nasira yung camera mo, pwede mong gayahin to. At least may guide ka. Mas madali. So ayun guys. Tapos na yung tornilyo, babalik muna natin sa. So ayan guys, kakabit na natin ngayon sa kasi kanina na try na natin. Ang gagawin natin ay pipix na lang natin tapos to tornilyo. Kasi na-try na natin kanina, ibig sabihin okay na 'yon. So ayan guys. Babalik lang natin yung mga flex. Konti lang yung mga tatrabahuin dito guys, di katulad sa ibang iPhone na yung mga low end napakarami. Ito, pataas ng pataas yung model, pakunti naman na pakunti yung mga tornilyo nito guys, kaya lamang talaga sa ano, lamang sa gawa guys, hindi ganun karami trabaho. So ito guys, babalik na natin yung tornilyo niya. Yan. Ito guys. Pag natapos to guys, lagyan na lang natin ng pandikit. So B7000 para hindi madaling mapasok ng tubig pag nabasa siya. So ganun talaga proseso ko guys. Ito guys, lagyan na natin ng B7000. Ganun yung proseso ko, nilalagyan ko na bagong 7000 para hindi siya mapasok ng tubig. So yung dati niya guys, may pandikit din, yung nga lang ano, medyo kupas na, kaya lagyan natin ng bago. So yan guys, assemble na natin. Tapos nito, i-fix na natin. Tapos yan, yan, tornilyo. So tornilyo na lang. So yan na guys, dalawang tornilyo lang to guys. Medyo mahaba ng mga tornilyo to. Oh guys, I hope na nakatulong to sa inyo kung meron man kayong mga iPhone na ganito. So sundan nyo lang para hindi kayo mahirapan. So on muna natin. Pag gumana to guys, pag power, ayan guys, okay na to. Bibigay na natin sa customer. So I hope guys nakatulong sa inyo. Salamat sa panonood. So ulitin ulit.